Vlog number 7. Bakit ba kami nakarating sa puntong ito? Na kailangan magpa-dialysis para mabuhay. Ang kaso ko ay masasabi nating nahinog talaga. Nagsimula akong uminom ng gamot sa diabetes nung ako ay 40 years old pa lang. Dahil nasa isang malaking kumpanya na may sariling doctor at clinic, ang pagkonsulta sa doktor ay napakadali. Monthly ang dalaw ko sa clinic at monthly din ang kuha ko ng gamot. Kumpletong gamot ha. Dumating ako ay nagretiro sa kumpanya. Nung una, dahil may pera, nabibili ang mga kailangan kong gamot. Hanggang dumating sa puntong hindi na umiinom ng gamot. Nag-self-medication pa ako. Nag-try pa ako ng generic para mamintay ng blood sugar. Nang magpa-check up ulit ako, inirefer ako sa isang cardiologist. Nung wala pa si cardiologist, ay kung ilang tableta ng aking ininom sa diabetes, Diamicron, Celebia, Pioson, Metformin, at may kasama pang insulin. Dinagdagan ni cardiologist ng Clobix, Lanoxin, Probas, at nitong huli ay Atorvastatin at Keto Analog. Kung minsan nga dahil sa mahal ng presyo ng gamot, bigla na lang itong nagiging generic. Kung minsan, sinasadyang hindi inumin para makatipid. Yung kakaunting pensyon ay nauwi na lang sa hospital para sa mga laboratories, doctors para sa consultation at para sa gamot. Nitong 2019, napansin ng aking doktor ang pagtaas ng aking creatinine. Ang sabi nga niya, i-confine niya ako para maobserbahan. Pero dahil wala pa akong masyadong nararamdaman, ay hindi ako pumayag. Early nitong 2020, nagpa-laboratory ako at bumaba naman ang aking creatinine. Baba-taas, baba-taas. Hanggang sa umabot sa nag-300 mark ang creatinine ko. At sumabay pa yung ibang vitals ko. Plus nakaramdam na ako ng kakaiba sa aking katawan. May kahirapan na sa paghinga, nagduduwal na wala namang isusuka, may hilo, namamagana ang paa, namumutla at marami pang hindi ko dating nararamdaman. Kaya nang sinabi sa aking confine na ako, pumayag na rin ako. Una muna ay na-confine ako sa isang hospital dito sa QC. Na-confine ako dito ng isang linggo. At discharge na wala man lang malubhang findings. After a week, sa isang hospital dito rin sa QC, ako tinakbo. At ang findings ay kidney failure, stage 5. Kaya ito ngayon, nagdadialysis. Iba-ibang dahilan kung bakit nauwi sa pagdadialysis. Yung isang pasyente ng center, ang bata pa. Edad 20 lang yata yun. Dahil sa nakahiligang pagkain ng kung ano-anong pagkain, ayun, ayon sa kanyang mga magulang, yun, nasira ang kanyang kidney. Dialysis ang kinahantungan niya. Habang naghihintay ng kidney donor, na kung tutusin, ay pwede naman maiwasan. Kung gusto natin kumain o uminom, in moderation lang. Sa center na ito, sari-saring dahilan ng pagkasira ng kidney ang matatagpuan. Meron dahil sa blood pressure, sakit sa puso, at marami pang iba. Sa aming mga nagdadialysis, ang motto ng Marines ang nababagay sa amin. Ang Marines never die. They just fade away. Bakit? Dahil sa aming mga nagdadialysis, madalas yan. Present lagi sa kanyang schedule. Katulad ng isang Marine na laging on duty. Pero pag hindi mo na siya napagkikita sa dialysis center, sahan mo na rest in peace na siya o walang pambayad. Kaya hindi naka-attend sa kanyang schedule. Maraming silang inabot ko dito noon. Disyembre 2020 na hindi ko na nakikita sa ngayon. Ang balita ay nag-fade na sila. Rest in peace mga ka-blooders. Kaya sa mga ka-blooders naming may sigla pang mamuhay dito sa lupa, laban! Bye-bye!